Paano ako lang, yung sa pinarating ko kay Medyo, tungkol sa paklaran po, yung terminal po, ng minibus, tsaka yung nagkalat na mga vendors, kung sa Mabuhay Lane, yun lang po. Sige, ganito yan sir, ano? Siguro ano ba sila isang araw, nag-establish na ako dyan ng discipline zone. Ito ay programa ng PNP para magkaroon ng discipline zone, yung disiplina ng mga mamamayan. So, ang naging pilot project natin is itong baklaran. So, kasama sa mga address dyan, yung illegal parking, illegal vendor, lahat. Pero hindi naman natin papatayin yung kabuhayan, inaayos lang. So, kung mapansin nyo, ang guest honor nga natin doon si Mayor the other day? Monday. Oh, doon sa harapan mismo ng Kuan. Tuesday, Baclaran Church. So, tinatawag ko lahat yung mga barangay, yung local government, yung police natin para sa enforcement ng mga itong mga bagay na ito. Kasi magpapasko na eh. We expect na ang tao dyan dadagsa. Yung mga humili dadagsa. So dapat as early as now, sabi ko, makondisyon na sila na mayroong mga rules and dyan na pinapatupad tayo. So hindi na sila mabibigla come sa palapit yung December. So nag-dedicate ako ng mga marshals doon, police, and of course pinapasan ko na rin yung station commander doon na ayusin ito, bantayan, dahil na-i-launch na namin ito noong Martes. And kanina nga pinaloob ko sa kanya, so far going smooth. I-maintain na lang para hindi na pagdating ng araw ay lalong gumulo pa yan dyan. Andyan na yung volume ng mga nagtitinda ng mga kuha natin, terminals, andyan. Tapos yung mga, ang isang nirereklamo dyan ay yung kuhan, ihit, yung kuhan kung saan-saan. Magsisigarilyo, magtapon ng basura, andyan. Lahat na kinover namin, kaya may mga signages na doon kung ano yung mga bawal eh. Pero so, sir, kanina lang po, pinunan ko po yung sabi nyo nung Martes pa, nagkaroon kayo na dialogue doon, ay bakit mas matindi ang traffic na yun doon sa area na yun? Nandurong pa rin yung mga minibus, jeep, at saka nagkalat yung mga vendors. May mga naka-detail naman na PNP doon. Ito siguro, no? Ito kasi nag-umpisa pa lang na ito, unti-unti nating ito eh. Unti-unti natin silang iayos, no? Siguro bigyan lang tayo hanggang mga few days, few weeks from now para talagang kasi kasama natin dito yung barangay at saka LGU na mag-implement ng mga kuan na to, ang mga ordinances at saka yung mga certain laws na applicable doon sa lugar. So, naman to, mayroon kaming dyan eh. May gagawin kaming assessment after weeks, months, kung naging effective ba. Ngayon kung hindi, di ba, baguhin ulit namin yung approach dyan. So, kasi ang dati, sir, nung mga hindi pa po kayo, marami pong nagkaroon ng rerouting program. Hindi po nila pinapayagan na mag-terminal po mismo doon. Umiikot lang po sila. Galing ng Paranaque, iikot doon sa may Rojas Boulevard, kakanan doon sa may Lidia's Legion, lalabas po ng Paranaque. Yun po ang pinakamagandang solusyon. Sige, titingnan natin yan. Para magkakaroon ng palagpagan doon, ultimo yung tao nagdadaan, hindi makadaan, tapos magbababa ang jeep, sakit nga pa, pagsinita mo, sasak. Tama yan. Yung mga driver natin kuminsan, talagang naghahabol ng pasahero, agawin, gano'n. So, sir, kasama yung bubuhitan nyo yung mga vendors? O maglalagay kayo ng tent doon? Wala pa akong, hindi pa ako umabot sa ganyang kuan, kasi inobserbahan ko pa rin kung paano ba talaga ang kuan dyan. Ano ba ang volume, paano ba ang dyan. For the meantime, in-implement muna namin yung kung yung mga dapat na hindi sila dapat nangaroon. So, malinis nung iwan ko lang ngayon, hindi ko pa napasyalan eh. Ako sir, ipakita ko na namin yung kanina lang buwan. Kaya lang, merong araw, meron lang kami window days.
Saka ano, except Wednesday and Maklaran Day and Sunday ata. Okay, yun naman ang ano, napagkaanuan doon eh. Except sa mga araw na ito, medyo bibigyan sila ng luwag. Dapat may araw na parang fresh lang. Okay po yun. Pero hindi po yung araw-araw. Hindi araw-araw. Other than that, medyo po ano tayo doon. Kailangan sumulog doon sa itinakda namin mga regulations po. Kasi dati, malinis po yun yung area ng Mabuhay Lane na yun. DNP, MMP. Nakita ko nga patingin yung day doon. Huli. Kita ko doon po. Kaya ang ganda dati, pagka talagang may emergency, makakatakbo pa talaga. Tsaka may ano din, may flashing yung umaga. Sabi niya may inaano daw kasi nga marumi, mabaho. Ano. So tama lang din. So sabi ko, tuloy-tuloy lang, sustain natin yan para pagdating ng mga October, November, December, dyan daw ang volume dyan eh. As early as now, dapat po organized. Yes, sir. Colonel, maidagdag ko lang po kay Kuya, ang akin pong lahat ng anak ay pinanganak niya sa Baklaran. At doon mismo sa E. Rodriguez, yung tinatawa pasok bago kayo mag-LRT, ay puro ang babae natin yung Muslim. Kilala ko pong imam doon. Yung aming pong bahay, yung compound ng Bernardino, ando na po yung mosque nila. Actually, madali naman po sila pag-usapan. Kailangan maunahan lang po natin ako doon yan. Baklaran Day ho ngayon, Wednesday eh. Normally, yung noong pa man, bagong kasal kami ni Mrs. 1984, andyan na po ako. Ako po yung naging non-brand chairman for the next 6 years, yung time pa ng matandang Captain Olivares. Meron din po kami tinatawag na ecumenical breakfast. Ano, maimbitahan po namin kayo. Diyan po sa Silk and Roof. Ano naman ang pinag-usapan sa kaunlaran din po ng community. So, ang sinasabi po ni Kuya, maganda, talagang visible na visible po talaga tayo. Actually, talagang lalo na pagkat ngayon, lalo na, pero man, magdi-December, talagang dapat yung visibility po natin, tapos yung ating tinatawag na, ayun, sabi po ni President Gaspar, na amin natin, although ako ay very ecumenical po ako, even sa mga kababayan natin Muslim, madali naman po silang pag-usapan. So, maasahan niyo po ako. Thank you, sir. Oh. I will be there. Ang ating pong, even ang Olivares College, sometimes nag-host po yan ng breakfast. Sana maimita po namin. Isa sa dalilan. Doon naman tayo mag-cafe breakfast. Opo. Hindi naman lagi dito. Opo, opo. Opo, opo. Salamat po. Sige. Sir, may konting handa kami. Pagpasensyahin nyo na. No? Sa sunod siguro, medyo kuhanin natin. Kadami ko rin ano. Actually, may meeting ako ngayon. Iwanan ko na kayo kay, ano, kay Major Aranja. And then, yung attendance lang natin, yung mga number. Para next time, siguro, magkita ulit tayo, mag-usap tayo. Yung sabi ni sir na breakfast po, doon naman tayo. Bali, ako mag- bukas kasi ang programa ko, alauna ang Douglas Cruz. Pwede ba tawagan ko kayo para live natin via Zoom? Ah, okay naman, oh, sige. Kernel, po yung Kernel, yes, pwede po malaman ng cellphone number nyo, ipapayagan nyo. Ah, sige, oh. Iiwan ko dito sa kuwan natin. Sige po. Dito sa Viber group. Viber group natin, kasama ko rin. Opo, opo. Ha? Anyway, sige. So, sir, thank you, sir, ha? Ma'am. Thank you po kayo. Ah, sige, sige, okay, okay. Bago tayo. Sige po tayo sa Viber. Para, ano? LGU, we thank you even Lord for our program Paranaque Net Radio.
guidance niyo. Use us as your divine instrument. Blessings after blessings, favor after favor, that you will grant our beloved Police Carmen that Buket. Lord, may we feel your presence. May the Holy Spirit grant him, Lord Jesus, yes, Lord, your guidance. And we lift up you, our beloved City Paranaque. Thank you, Lord, for our partnership with the media. Yes, Lord. That we will speak only the truth. Yes. We will declare, Lord Jesus, that you will cover this city, this blessed Paranaque city. Yes. And it's all barangays and our major policemen, Lord. Yes, Lord. Naka-station po sa aming pong substation. Lord, guard, grant us, Lord Jesus, against any evil element, against drugs, against any evil element in the name of Jesus. Protect this beloved city, our beloved mayor, Kuya Eric, and our congressman, Kuya Elvin, in the name of Jesus. We ask this and we give you back the glory and honor in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. Thank you, sir. Nakalimutan ko pala, sir. Ito. Kasi, Juan. Sorry, hindi naman ako nakapag-formally pakilala sa inyo. No? Bago ako magsalita pala, no? I am from Mindanao. Bisaya ako, eh. But my father is from Ilocos Norte. Alo ang Juan. Juan na lang siguro, no? Because my enemy called me Garduque. Sila, eh. My friends call me Raycon, but my true friends call me Ray. Wow. But the girls can call me anytime. Joke lang, so ganun lang. Sir, picture lang, sir. Okay, sige. Siya pa. Okay, dito na po tayo. Dito siguro tayo. Para sa Hindi nga. O, thumbs up. Kaya natin to. Laban. O, hallelujah. Isa pa. Praise the Lord. God first. Number one. Let it be number one, Paranaque. Ba, mayaman ang Paranaque. Okay. Sir, God bless po. Thank you. Nice meeting po. Asa ka sa Mindanao, sir? Labaw. Kain muna kayo habang tayo bago tayo mag Bernardino. Sige po. Naging ano niya ng biyana ko pero nasa ano na. Naging pulong ng payapahan ni si tatay. Hanggang doon, hanggang ngayon, nandiyan yung mga kapatid ni Mrs. sa compound namin. Doon nagtatago yung mga vendors. Ang grabe talaga ang baklaran. Ay, sobra. Kahit, sobrang dami talaga. So sir, kausapin ko si Major Juan. Yes, sabihin ko na pag pumunta ka doon, magpa-interview naman. Hindi, na-interview ko na siya. Mm-hmm. Pero nung ma-interview ko siya, parang ilang siya. At ito nakabukas pa rin ito mama. At yung aking sinulog sa inyo, para bukas po malaman ko kung ano yan. Kasi yung sa interview via Zoom, yun po yung patalakayin na. Okay. 1-2-2, sir, no? Yung ano natin, pakisulat ba ng ano? Nang nababasa yung mga numbers para maggawa tayo ng isa kwan Viber group. Kami ang administrator. Mama. Ano yung mga liner natin, ma'am? Ano ba? Right. Sir, tawag namin sa mga writer.
promotor. Paano lagi nakapromotor? Kasi yun ang problema doon eh. Saan natin, hindi, sa tingin nyo saan natin ililipat ang likuan? Kasi... Actually, ma'am, yung sa mga nandong, sa ako pa yung paglalat. Hindi naman kailangan mag-istika ro po. Ganyan pa sa hero. Wala po dun sa lulo. Iiikot ka lang po ng konti. Mapupulo mo. Hindi kailangan mag-stop-stop. Dahan-dahan lang. Saan siya mag-ano dun sa may airport? Doon siya ang Lidias. Lidias? Iba pa ba yung... Airport road. Oo, airport. Tapos Lidias, ikot na sila. Tapos doon... Pabalik na uli ng Tarnia. Opo, sinasabi ko sir, ang hindi tumada ng Roa School. Ngayon, may biyahe kayo pa sinatumada ng Serino Avenue mismo doon sa pinabanggit niya. Pero ang pinakamaganda ng prosedyo para hindi matunod po yung harap ng state ko ng sobistisyo, moving lang po sila kung konting silang ikot lang po sila doon sa nanagawin. Ng substation? Sa ngayon, anong ikutan niya doon sa may... Ito doon sa may justition. Doon sa may... presinto. Mm-hmm. Kasi kung doon sa presinto, naglalakbo yan. No? Abala. Mm-hmm. Malaking abala. Tapos, magsasakay sila sa gitna pa. Sige. Tapos, pagka, boss, pwede ba makiraan, lumipad ka. Ganon. Naka-live to. Hindi ako nag-interview nung hindi live. Alam mo naman ako eh. Diba? Pero ako kasi ginagano. Isa po kasi ang daan, Roa School, yung binabanggit niya, dito daw sa San Ignacio. Tama po yun. Ang binabanggit ko naman po, yung Alumquerino Avenue, Baclaran, na kung saan sila yung umiiko doon sa may substation. Ngayon, para hindi nga po mapunod-upo, moving lang po, moving lang, moving. Hindi ko lang alam kung yung ginagawang LRT, kung pwede ng ilusyon. Hindi pwede doon. Hindi pwede. Ngayon, ang gagawin lang po, moving lang po ng konti. Hindi yung nandudod na katambak lahat-lahat. At yung mga barker, medyo may kayabangan pa. O ganito-ganito. So, ang napapaya po doon, hindi yung barker, kundi yung substation. Kasi nandudod mismo na kayo. Yan ang problema. Sige, yan sige. Ang, yan ang, ano man, yan ang pangunahing problema sa Baclaran. Pero na nung mga nakaraan, maganda na eh. Umiikot lang sila sa Rojas Boulevard. Hindi po naglalak. Pumaglakmang sa gitna. From saan sir? From Lidias, iikot? From hindi. From Paranaque, Sipat, iikot sila ng Rojas Boulevard Airport Road. Tapos iikot sila ngayon ng Lidias. Balik na naman sila ng Paranaque. Kasi, ang pasahero po, nanduroon lang po yan. Ang problema, kapag ka nagkaroon ng emergency doon sa Baclaran, ubos lahat ang ano dyan sa Baclaran. Ang anong news, ang point nyo doon, sir, is para doon sa mismong harap ng, yung harap ng simbahan? Ay, hindi po. Malayan ang, po. Ang talagang i-clear talaga natin is yung Rojas, simbahan. Yung sa harap ng simbahan, Rojas Boulevard po yun, di ba? Opo. Yun talaga yung... At yung presinto. Yung po ang pangunahing problema po dyan, ay nasa tabi pa naman ng presinto, dapat clear po yun. Kasi... Dati, di ba, di po ba nung previously, malinis talaga yun? Oo. Nung unang i-operate po yan ng DILG kasama MMDA at PNP nung panahon ni ano yung mga pinalitan nila ay maganda. Malinis po doon. Opo. Sa ngayon bumalik ulit. Ay nako, grabe. Sige, kaya nga ipinakita ko sa inyo ma'am kasi ito ipapalabas ko po bukas habang ini-interview.